Hi mga ka-financial fitness, ako nga again si David Anway, isang licensed financial advisor at ang inyong gabay sa pag-improve ng inyong finances. And guess what? I get it. Ang gulo ng financial advice sa Pinas. Parang traffic ba? Buhol-buhol. Mga kabataan, feeling nyo ba may financial Olympics na? Todo hatak sa paghahanap buhay, tapos todo tambol din ang financial wisdom ng mga elders natin. Ipon daw dito, stocks daw doon, lupa raw, huwag sayangin. Ano ba talaga? Hindi ko ba nalilito? Alam ko na marami sa inyo ang nangangarap na magkaroon ng financial independence at security. Pero hindi alam kung paano simulan o ituloy ang inyong financial journey. Baka naman kasi nakikinig kayo sa mga outdated at maling financial advice na galing sa mga nakakatanda, of course. Alam nyo ba na ang ilan sa mga payo na ito ay maaaring makasira sa inyong financial life? Kaya sa video na to, sasabihin ko sa inyo ang 13 outdated na financial advice na dapat nyong iwasan at kung ano man ang mga tamang gawin para sa inyong pera. Kung interesado kayo, panoorin ninyo ang buong video at huwag kalimutang mag-like at i-share sa mga friends natin sa social media ang episode na ito para matulungan din natin sila every time na may lalabas tayo na bagong videos patungkol sa pera. Tara, simulan na natin! Ang una sa listahan ng outdated financial advice na dapat ninyong iwasan ay ito, mag-ipon ka lang ng mag-ipon. Marami sa atin ang lumaki sa paniniwalang ang pag-iipon ay ang pinakamahalagang bagay na dapat gawin para sa ating kinabukasan. Pero, alam nyo ba na ang pag-iipon lang ay hindi sapat para makamit ang financial freedom? E bakit? Dahil ang pera na iniipon natin sa banko ay hindi tumataas ang halaga dahil sa inflation. Ano nga ba ang inflation? Ang inflation ay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa loob ng isang panahon. Ito na, reveal ko na a bit yung aking edad. Alam niyo ba na naabutan ko na ang pamasahe sa gym, 2 pesos. Ngayon, magkano na? Kung ang pera natin ay hindi tumataas ang halaga, ibig sabihin, bumababa ang purchasing power nito. Another story, nung bata ako, sinama ako ng nanay ko sa SM. Siyempre, tuwang-tuwa ako kasi sahod yun ng dad ko. Tapos nag-grocery kami ng mom ko. Natatandaan ko pa, yung 500 pesos, 5 bag na yun. Tanong ko lang, yung 500 ngayon sa SM or any shopping mall, ilang bag? Ang purchasing power ay ang kakayanan ng pera natin na bumili ng mga bagay na gusto o kailangan natin. Kaya kung mag-iipon ka lang ng mag-iipon, malamang na mas kaunti ang mabibili mo sa hinaharap kesa ngayon. So anong dapat mong gawin? Ang dapat mong gawin ay mag-invest. Ang pag-iinvest ay ang paggamit ng pera mo para kumita ng mas malaking pera sa pamamagitan ng pagbili ng mga assets na tumataas ang halaga o nagbibigay ng kita sa loob ng isang panahon. Halimbawa ng mga assets na pwede mong i-invest ay ang mga stocks, bonds, mutual funds, real estate at iba pa. Ang pag-iinvest ay nagbibigay sa iyo ng opportunity na palaguin ang pera mo at makasabay sa inflation. Pero, bago ka mag-invest, siguraduhin mo muna na mayroon ka ng emergency fund. Ang emergency fund ay ang pera na nakalaan para sa mga biglaang pangangailangan o crisis na maaaring dumating sa buhay mo. Ang emergency fund ay dapat katumbas ng 6 na buwan ng inyong monthly expenses kung ikaw ay freelancer. Pero kung meron kang regular income sa trabaho mo, at least 3 months, pwede na ito. Kung mayroon ka ng emergency fund, pwede ka nang mag-invest ng pera mo sa mga assets na akma sa inyong financial goals at risk appetite at lastly, time horizon. Ang pangalawa sa listahan ng outdated financial advice na dapat ninyong iwasan ay ito. Mag-aral ka ng mabuti para makakuha ka ng magandang trabaho. Ito ang madalas na sinasabi ng ating mga magulang at guro sa atin noong tayo'y nasa paaralan pa. Ang akala nila, ang edukasyon ay ang susi sa tagumpay. Pero alam nyo ba na ang edukasyon ay hindi garantiya ng magandang trabaho?
lalo na noong panahon ng pandemic. Maraming mga college graduates ang nawalan ng trabaho o hindi makahanap ng trabaho dahil sa kawalan ng demand, skills mismatch, o sobrang kompetisyon. Hindi rin sapat ang isang degree lang para makakuha ng promotion or salary increase. Kailangan mo rin ng iba pang skills at credential na magpapakita ng iyong value sa iyong employer o industry. Ano ba ang dapat mong gawin? Well, ang dapat mong gawin ay mag-invest sa iyong sarili. Ang iyong sarili ay ang iyong pinakamahalagang asset. Kaya, dapat mo itong pagyamanin at pagandahin. So, paano mo gagawin to? Well, sa pamamagitan ng lifelong learning. Actually, for me, that's a mindset. Ang lifelong learning ay ang pagpapatuloy ng pag-aaral at pagkuha ng mga bagong kaalaman at kasanayan sa buong buhay mo. Hindi ka dapat tumigil sa pag-aaral pagkatapos mong magtapos ng kolehiyo. Dapat ka rin mag-aral ng mga bagay na makakatulong sa iyong career growth at personal development. Alin ba, pwede ka mag-enroll sa isang graduate degree kung mayroon kang scholarship. Mag-take ng online courses na libre o mura lang. Mag-apply sa isang professional certification program. Mag-attend ng mga seminars at workshop na related sa iyong field of investments. Manood ng mga video tutorials na tungkol sa iyong passion o gusto mong pagkakitaan o magbasa ng mga libro na magbibigay sa iyo ng inspirasyon at impormasyon. Sa ganitong paraan, mapapalawak mo ang iyong skills at knowledge, mapapataas mo ang iyong value, at mapaparami mo ang iyong opportunities. And of course, the more opportunities, the more money. Diba? So, kaunting kwento. Nurse ako by profession. Pero nakita ko na 100K ang kalaban kong nurses. Eh, di rin naman ako matalino or sobrang galing nung nag-aaral ako. Kaya naisip ko, magbago na lang kaya ako ng career path. I took a certification program, and that's what we call lifelong learning. I took a certification program na kilala sa larangan ng financial industry. Right now, I'm so proud to say na top 10% financial advisor tayo sa buong bansa at isa sa pinaka-followed financial advisor din sa social media. I hope you get the whole idea ng economics rito. Kung nag-stop ako mag-aral after graduating from college, edi wala sana kayong papakinggan today. Ang pangatlo sa lista ng outdated financial advice na dapat ninyong iwasan ay ito, magtipid ka ng magtipid. Ito ang isa sa mga pinaka-popular na financial advice na naririnig natin sa ating mga nakakatanda. Well, ang akala nila, ang pagtitipid ay ang solusyon sa lahat ng ating mga financial problems. Pero alam nyo ba na ang pagtitipid ay hindi rin sapat para makamit ang financial success? Well, bakit? Dahil ang pagtitipid ay may limitasyon. Hindi mo pwedeng tipirin ng lahat ng iyong gastusin. May mga bagay na kailangan mong gastusan para sa iyong pangangailangan at kalusugan. Hindi mo rin pwedeng tipirin ang iyong sarili sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng saya at fulfillment. Hindi rin maganda ang sobrang pagtitipid sa iyong mental at emotional health. Baka mas stress ka lang. O, or worse, ma-depress sa pagtitipid ng pagtitipid. Eh, anong dapat mong gawin? Ang dapat mong gawin ay mag-budget. Ang pagbabudget ay ang pagplano ng inyong income at expenses sa loob ng isang period. Halimbawa, isang linggo, isang buwan, o isang taon, or daily. Sa pagbabudget, masusubaybayan mo kung saan napupunta ang pera mo at kung ano ang mga dapat mong bayaran o gastusan. Sa pagbabudget, masusukat mo rin kung gaano ka kalapit o kalayo sa iyong mga financial goals. Sa pagbabudget, mas makakapag-allocate ka ng pera para sa iyong savings, investment, emergency fund, at iba pang mga financial priorities. Sa pagbabudget, mas makakapag-set ka ng realistic at attainable na financial target. Sa pagbabudget, mas makakapag-adjust ka ng iyong spending habits at lifestyle. Sa pagbabudget, mas makakapag-enjoy ka ng iyong pera nang hindi nagkukulang or nag-overboard. Ang pang-apat sa listahan ng outdated na financial advice
na dapat ninyong iwasan ay ito. Maghanap ka ng trabaho na may mas mataas na sahod. Ito ang isa sa mga pinaka-common na financial advice na binibigay sa atin ng ating mga kamag-anak o kaibigan na gusto nating makatulong sa atin. Ang akala nila, ang mataas na sahod ay ang susi ng financial stability. Pero alam niyo ba na ang mataas na sahod ay hindi rin garantiya ng financial security? Bakit? Dahil ang mataas na sahod ay hindi nangangahulugang mataas na net income. Ang net income ay ang pera na natitira sa iyo pagkatapos mong bayaran ng iyong mga taxes, deductions at expenses. Kung ang iyong taxes, deductions at expenses ay sobrang laki, malamang na maliit lang ang iyong net income kahit na mataas ang iyong sahod. Bigyan ko kayo ng idea. Meron akong kakilala. Meron siyang tatlong anak sa Ateneo na pinapaaral. I-imagine mo yung laki ng tuition fee during that time. And narinig ko baon siya ng 300,000 because of that. Kahit isang siyang operations manager. So, napakalaking misconception na dahil sa malaki ang sahod mo, malaki na rin ba ang ipon mo? Hindi. Ito na, ang ikalima, lupa ang sigurado. Well, land is great, but diversification is key. Don't put all your eggs in one basket. Sulit nga ba ang real estate na sinasabi nila, mga kaibigan? Well, let's break it down. Although sinasabi ng mga matatanda na real estate is the key, meron tayong kailangan alamin na pros and cons. Let's say, ang isa sa mga pros nito is yung steady income. Pag may tenant, may pera. Monthly rent is like your sweldo sa trabaho. Masipag kumita ang real estate. Pangalawa, ang lupa nag-a-appreciate. Di lang si crush ang nag-i-improve, pati ang lupa. Over time, property values tend to go up. Kaya, papogi pa ang investments mo. Another pros is yung control. Ikaw ang may hawak. Pwedeng i-renovate, i-raise ang rent, i-sell anytime, flexibility, yung nasa kamay mo. Next is, meron ka ring leverage. Para kasi Warren Buffett, isa sa pinakamagaling na investment manager. Pero sa real estate, pwedeng mag-loan to buy more properties. Ang laki ng potential returns. Another advantage is long-term wealth. Hindi lang pang-jowable, pang long-term din. Stable investment para sa future mo at ng mga anak mo. Like real estate, meron tayong tinatawag na risk. And I believe na kailangan kong i-share itong consequences of having a real estate or a property. Number one, high initial cost. Mahal ang first move, kaibigan. Pero once nasa lupa ka na, tiyak may balik investment. Another thing is lack of diversification. Hindi pa pwedeng i-diversify ang lupa mo gaya ng stock portfolio. Mahirap pag magsunog ang bahay mo at yan lang ang investments mo. Next, market fluctuations. Parang Twitter, may ups and down ang real estate market. Parang bashers, kailangan mo ng tolerance sa bashers, right? Next, maintenance cost. Siyempre, kapag bumili ka ng asset, kailangan mong i-maintain yan. Hindi lang ikaw ang may expenses, pati yung property mo. For example, gastos sa repairs, maintenance, at iba pa. Dapat may backup budget ka. Lastly, teleserye level ng tenant. Hindi laging happy ending. Minsan, may tenant issues, late payments, destructive tenants, etc. Kailangan mo ng mala teleserye patience. Bago mag-real estate, mag-investigate, kaibigan. Balansehin lang at baka maging property tycoon ka na. Kaya, yung outdated na sinasabi na na real estate is the key for your financial success, it's not always gonna be a guarantee. Pero, like what I said, always investigate. Ito ika-anim. Stocks? Para sa mayaman yan ah. Remember, investing is for everyone. Start small and learn as you go. Investing sa stocks ng Pinas. Alamin muna natin ang pros and cons para sureball ka, di ba? Sinasabi nila, stocks can give you tons of money. But remember, there are pros and cons. Let's say for example,
pagtaas ng stocks, kumikita ka. Diba? Everybody wants that. Next, kapag nag-invest ka, parang nag-attend ka ng party. Kapag tumaas ang market, winner ka din. Another pros of having stocks, may mga kilalang companies. Parang sikat na artista. Maganda sa portfolio mo. Ito naman ang cons kapag meron kang stocks. Of course, there's a risk. Diba? Ito yung sinasabi ko sa client ko all the time. Kapag meron kang stocks, para ka meron sariling chikot. Kapag hindi ka marunong mag-drive, ang ending mo sa bangin. Kaya, meron kang risk. Kasama sa laro ang risk. Huwag masyadong padala sa FOMO or fear of missing out. Baka mawala ang swerte. Remember this. Diba? Merong mga tao nag-i-stock picking. Ang ending, puro hype. Yung pala, ang ending, they will also end up losing more money because na-hype lang yung mismong stock. Next, kung hindi ka marunong, baka maubos ang ipon. Sa lahat ng aspeto ng buhay, may risk. Ang tanong, handa ka ba? Kung ready ka sa ups and downs, push mo yan. Pero again, make sure na before you invest, investigate. Ikapito sa listahan, huwag mag-utang. Remember, good debt can build credit and help you reach your goals faster. Just be responsible. Ito na naman yung sinasabi ng mga matatanda na, kapag nangutang ka, you'll end up miserable. Pero again, remember, it's a case-to-case basis. Credit card ang love life ng pera mo. Pero alam mo, parang sa love life din natin, may pros at cons. So here are the pros, especially kapag mangungutang ka. Whenever you have a credit card, of course. Convenience is queen, mga kaibigan. Madali at mabilis gamitin. Online shopping, groceries, lahat na. Points, not too good. So for example, may reward points ka pa. Travel, gadgets, o libreng kape. Choose your own adventure, kaibigan. Another thing na madalas na gawin ng mga Pilipino, emergency fund, ang credit card. Instant cash in emergencies. Another consequences naman ng having these types of credit is the interest rates. Parang ex, nagpapakilig sa una raw, pero pag hindi mo binayaran, lagot ka. Next, malakas ang temptation, lalo na kung sale. Baka sabihin ng wallet mo, uy, self-control, where na you, diba? Another cons, hindi binabayaran agad, lalong lumalaki. Well, technically, you'll end up having no money and masakit sa bulsa. Well, sa totoo lang, kaibigan, ang credit card parang hot sauce. Kung tamang timpla, perfect. Pero, huwag mong lagyan ng masyadong maanghang. Baka magtampo si wallet mo. Remember, financial freedom is the ultimate relationship goal. Kaya budget wisely, invest smartly, at walang hugot sa pera. Ito number 8, gastos muna raw bago ipon. Well, YOLO is fun, but financial security is sexier, so you need to pay yourself. Kaibigan, YOLO, right? Living on the edge can be a thrill, but let's break it down. So, ito ang pros ng YOLO mindset. Living large. YOLO can push you to grab life by the horns, take risks, and chase those dreams. Para sa mga gustong mag-embrace ng low regrets lifestyle. This is your chance. Another thing, minsan, you gotta make mistakes to learn. YOLO mindset teaches us to be resilient and bounce back stronger. Hindi lahat ng pagkakamali, epic fail. Minsan, epic lesson din. Gusto mo ba ng adventure? YOLO is the key. Hindi mo malalaman ang sarap ng buhay kung lagi kang nasa comfort zone. Ito naman ang cons ng YOLO mindset. Ang financial freedom is cool. But overspending like there's no tomorrow can leave you with an empty wallet today. Lagi mong isipin, is this a need or a want? Another thing, YOLO shouldn't stand for you owe lots of money. Splurging without a plan can lead to debts na mahirap labanan. Financial freedom is greater than temporary thrills. Invest in the future. Maganda ang instant gratification, pero huwag mong kalimutang mag-invest sa kinabukasan. Magtanim para may aanihin in the long run. Think long-term, kaibigan. So, YOLO is good, but with a dash of financial wisdom, balance is the key. Huwag kalimutang mag-invest sa sarili mo at sa future mo. Oh, ikasyam sa listahan natin, meron ako naririnig na outdated advice. Sabi ng mga matatanda, pagkatapos na lang ng kasal, dun na lang kayo mag-ipon. Well,
financial planning is for everyone. Single or taken, don't wait for the happily ever after to start. Sige, let's talk about saving money after the wedding. Kahit na medyo parang nag-decide kang mag-enjoy muna bago mag-ipon. Ito ang isa sa mga pros. Post-wedding saving can give you a power couple vibe. You're showing the world that you can conquer anything together. Even financial goals. Swabe, di ba? Another thing, nakatipid ka na sa kasal so pwede nang magkaroon ng pasabog moments. Travel, gadgets, or surprise dates. Parang pa-fireworks lang yan after the big day. Another thing, saving after the wedding is like a financial team building activity. Sabay kayong mag-decide kung saan nyo gusto ilagay ang pera. Like planning a future team. Team savings. Ito naman, isa sa mga consequences is paminsan-minsan tempting mag-spend ng bongga pagkatapos ng kasal. Pero kaibigan, huwag kalimutang may future pa kayo together. Hindi naman forever ang kasalang pa-splurge lang. Next, what if may biglang emergency? Speaking of financial emergency, better to be prepared than mag-day off ang wallet. Saving beforehand is like having a financial umbrella ready for any rainy day. Last, imagine mo ito. Sa sobrang excited sa kasal, nakalimutan nyo na mag-ipon. E di mas delay din ang pagkabuo ng dream house, dream travels, at iba pang hashtag couple goals nyo. Diba nakakabitin? Well, in conclusion, kaibigan, kahit sa post-wedding, saving, importante pa rin ang game plan. Balance is the key para happy-happy lang ang married life nyo. Kapit lang, ito paborito ko yung ika-10 kasi narinig ko to recently. Basta raw may trabaho, okay na yan. Well, let me just share with you my insights. Skills and knowledge are your true wealth. Invest in yourself because ang return of investments niyan, more than 1,000%. Oo, pwedeng sabihin ang trabaho ay isang malaking hakbang para sa financial freedom, pero hindi lang siya ang magic potion, kaibigan. Tara, balikan natin ang pros and cons ng mindset na yan. May income ka, syempre. Kung may trabaho ka, may sweldo ka. Yung kita mo, parang si crush. Madalas iniisip, di ba? Next, feeling mo may safety net ka kapag may kailangan biglang bayaran. O kaya, emergency fund na pwedeng gawin. Next, dahil may trabaho, natututunan mo na rin mag-budget, mag-ipon, at magplanong mabuti. Isa naman sa mga consequences natin is, hindi forever ang sweldo. Remember yung jingle ng commercial na walang forever? Ganun din sa trabaho, kaibigan. Minsan, may expiry date. Kaya huwag masyadong reliant sa sweldo. Next is, ang work ay hindi 24/7. May mga araw na wala kang kita, like weekends or holidays. Paano kung biglang? Let's say for example, mag-pandemic again, huwag naman sana, at walang pasok. Boom! Challenge na yan sa budget. Another thing na kailangan pag-isipan is, hindi lahat ng tao ay masaya sa trabaho nila. Kung hindi mo gusto ang ginagawa mo, baka hindi sustainable in the long run. Hindi lang pera ang importante, kaibigan. Pati happiness mo. So madaling salita, kaibigan, maganda nga may trabaho. Pero hindi pwedeng i-depend lahat sa kanya. Kailangan mo din mag-invest, mag-ipon, at mag-isip ng ibang paraan para lumago ang pera mo. Work smart, not just hard. Parang financial freedom mo, hindi lang fleeting moment sa sweldo day mo ngayon. Okay? O, nasa pang-11 na tayo. Sabi ng mga matatanda, walang pera sa social media. Totoo nga ba? Sa kabila ng iniisip ng ilan na walang kita sa paggawa ng nilalaman sa YouTube, Reels sa TikTok, personal kong naranasan ang malaking kita mula sa mga platform na ito. Maring hindi ito kilala sa ating henerasyon, ngunit napakarami nang umaasenso sa kanilang online na karera. Ang social media ay hindi lamang puro kalukuhan or puro sayawan. Ito ay nagiging daan din para sa kita at oportunidad. Siguro, bago natin husgahan, subukan muna natin intindihin ang mundo ng mga kabataan at kasalukuyan, especially in terms of using social media. Pang-12, basta masipag, yayaman ka. Well, hard work is crucial, but smart financial decisions make it work harder. Well, alam mo, parang yung akala ng iba, pagpawis at tiyaga, sweldo na agad. Pero my friend, hindi lang pala ganun kadali.
let me spill the tea on why hard work alone won't always land you sa yaman na iniisip mo. Another pros muna, mga kaibigan. Yes, yung sipag at tiyaga mo, malaking factor yan. Pero di lang pwede yung laging late pero sipag. Kailangan din ng strategy, kaibigan. Dapat smart work din. Hindi lang yung puro hard work. Mahirap kasi pag yung sipag mo, parang si crush, one-sided lang. Diba? Next. Ano naman mga consequences nito? Chill lang. Hindi lahat ng sipag nagsisilbing key vault ng yaman. Sometimes, kahit gaano ka kumayot, if you're not investing your hard-earned money wisely, parang tubig sa kamay. Nauwi sa wala. Mahirap yung akala mo na lang lagi kang busy, pero yung pera mo, parang nasa vacation. Sa totoo lang, mga kaibigan, minsan kailangan mo ring magpahinga. Hindi lahat ng sagot sa buhay ay nasa pagiging workaholic. May mga opportunities na pwedeng dumating na hindi mo inaasahan. Kaya importante din na maging flexible. Imagine mo, parang TikTok trends, dapat updated ka palagi. So there you go, work hard, pero huwag kalimutan mag-invest ng time sa tamang bagay. Kumbaga, sa meme, dapat may work smart rin, hindi puro work hard lang. Last but not the least, number 13. Sabi ng mga matatanda, and feeling ko updated na talaga to, sundin mo lang ang ginawa ng mga elders. Well, I respect their wisdom, but adapt it to your own times. You're the CEO of your own time. Oo, masarap makinig sa mga veterano sa buhay. Pero parang adobo, pwede magkaiba ng timpla. Panoorin mo lang, baka maging sinigang ang labas. So, isa sa mga pros ng pakikinig is it's coming directly from the experience. Coming from the veteran. Di ba? Kadalasan, may mga kwento sila na mas exciting pa sa K-drama. Next is yung traditional values. Yung mga lolo't lola natin, solid sa pagtitipid at pag-ipon. Alam nila ang value ng bawat kahig. Lalo na kung galing sa pawis mo. Ito naman ang something that you need to think about. Isa sa mga cons natin is, minsan parang flip phone sa mundo ng finance ang mga tips nila. Baka sabihin sa'yo, mag-invest ka sa pabrika ng itak. Eh, hindi na uso yun. Next is, different yung financial landscape. Kakaiba na ang mundo ngayon. Hindi na pwedeng magsabit ng pera sa sinturon. Inflation, taxes, crypto, mga bagay na parang alien language sa kanila. Kaya sabi ko, huwag matakot magtanong at mag-explore. Hindi lahat ng lolo't lola eksperto sa stock market. Minsan, kailangan din makinig ng mga bagong uso para maging successful sa pera. Basta balance lang. Kaya, pag nagsisipag ka, makakabuo ka ng winning recipe para sa financial freedom. Siguro duhing blend in mo ang wisdom ng elders sa high-tech na mundo ng finance. You got this, mga ka-financial freedom. Maraming salamat sa pagtutok, mga ka-financial fitness. Kalimutan na natin ang financial traffic jams ng TAS. Let's pave our own road to financial freedom together. Don't forget to like and share para mas marami tayong matulungan sa pagpapalago ng ating pera. Hanggang sa susunod na episode, ako si David Angway, ang inyong trusted financial advisor. And abangan ang susunod na video.